eto si Ramon, patay na siya. At ang mga ito ay ang mga tatlong panganay niya, ang mga magmamana ng kanyang mga iniwan. Silang tatlo ngayon ay nag-isip kung anong gagawin nila sa perang nakuha nila. Si Ricardo natuwa, pumarte na madalas at bumili na kung ano-ano, katulad ng jacket, shades, cellphone, iPad at sa wakas, napagawa na rin niya yung lumang kotse niya. Mamaya na lang daw siya mag-i-invest. Si Romel naman, alam na importante mag-invest. Nabalitaan niya, maganda raw sa saksi lagi ang pera sapagkat may mga high returns dito. Pumunta siya sa internet at may nakita siya 20% interest rate. Ang pinakamataas na interest rate na nakita niya sa lahat. Kaya nilagay niya lahat ng pera niya doon at pinabayaan na lamang. Si Fernando Jose, isang economic student sa Ateneo, ay sinubukang tandaan ang kanyang mga leksyon sa dati niyang klase sa money and banking. Ngunit, nakalimutan niya ang mga ito. Kaya kinontak niya ang kanyang dating profesor upang humingi ng mga payo. Ang sabi ng prof niya, hanggat maaga, simulan mo na ang pag-invest para maka-take advantage sa power of compound interest. Kung gusto mo ma-minimize ang asymmetric information o ang mga bagay na hindi mo matansya, pumunta ka na lang sa banko ha, doon mo ilagay ang pera mo. Sila nang bahala kumuha ng mga tamang impormasyon. Pwede ka rin mag-invest directly, kahit sa internet, meron tulad ng cityseconline.com. Tandaan, ang interest rate na pag-iinvestahan mo ay dapat mas pataas sa inflation rate. Kung hindi, mabuwasan na ang value ng pera mo habang tumatagal. Huwag kalimutan ang rule ng high return equals high risk sa mga investment. Kaya huwag lang basta-basta mabulag sa mga matataas na returns. Usually, may mga kapalit ito na hindi ka nais-nais. Mahalaga rin na i-diversify ang investment para ma-minimize ang mga risk. Para kung matumba man ang isang investment mo, hindi damay lahat. Kung gusto mo kumita sa capital gains ng stock, tandaan ang rule na buy low, sell high. Pag bumababa na yung presyo, benta mo na. Pag tumataas, bilhin mo. Huwag mo ilagay lahat ng pera mo sa long-term investments lamang. Dahil mamaya, baka magka-liquidity problems ka. Wala kang cash. Huwag na huwag kalimutang mag-research muna at pag-aralan ang mga current events at history ng kumpanya bago investan. Kailangan bantayan mo rin na maigi ang mga stocks at bonds mo para alam mo kung may masama na nangyayari. Kung medyo conservative ka naman, gusto mo talagang safe ang mga investments mo, sa treasury bills at treasury bonds ka nalang mag-invest. Sigurado, walang default risks dun. At kung kailangan mo pa talaga ng karagtagang tulong, huwag mahiyang humingi ng payo sa mga financial advisors. Makalipas ang 5 taon, nakahalata na rin si Ricardo na mauubos na pala ang pera niya sapagkat nagmamahal na ang mga presyo ng bilihin. Nakita rin niya na nagsisimula na mag-return ang mga investments si Fernando. Nagtaka siya kung saan siya nagkamali, so humingi na rin siya ng payo. Kahit late na, at least naagapan pa. Si Romel naman, pabanjing-banjing na hinihintay yung mga long-term returns ng mga investment niya na pinabayaan niya lang. Si Fernando kasi, busy-busy pa rin sa pagsunod sa payo ng dati niyang guro. Makalipas ang 5 taon, si Ricardo, the late na nag-invest, naghihintay pa rin ng returns. Si Romel, nagsara na pala yung kumpanyang ininvestan niya. Dahil naman kasi, hindi yan tinututukan. At di ba kaduda-duda ang 20% interest rate na yun? Si Fernando kasi naman, ngayon, dumoble na ang kanyang pera. Astig na siya! At syempre, hindi kakalimutan na Ricardo at ni Fernando ang kanilang kapatid na si Romel. Tinuruan na rin nila mag-invest ng tama. Si Don Ramon, sa langit, masaya na. Tama, mahalaga ang pag-invest at hindi lang basta-basta ito. Alamin na maigi ang makailangan gawin at huwag paligoy-ligoy upang hindi masayang ang pera. Time is money. Ika nga.